Magandang araw mga tol, sa video na to ipapakita ko kung paano isynchronize yung generator number 2 sa generator number 1. So dito nakikita natin na connected na itong generator number 1. Yung generator number 2 hindi pa umaandar ang kanyang makina. Pupuntahan natin sa number 76. Ito yung diesel generator number 2. Okay, so i-prepare natin siya at paandarin. Ang starting ng generator number 2 ay kaparehas din ng generator number 1. Kung hindi mo napanood yung video kung paano i-start ang generator number 1, magandang panoorin mo rin yon dahil naipaliwanag doon kung paano i-prepare yung generator. Okay, start natin. F1. Okay, running na. Mag-umpisa tayo dito sa fresh water system. I-check natin ang expansion tank level, minimum 50%, kulang ng konti, kargahan lang yan. 50, close. Acknowledge muna natin yung alarms. Then yung preheater, etong preheater na to naka-disconnect, i-manual on muna natin para tumaas itong kanyang inlet temperature ng jacket cooling. Then proceed na tayo sa fuel system. I-trace natin ang linya. Buksan natin ang filter number 1. Then merong shut-off valve sa tabi ng attach pump. Hindi na natin kailangan i-check sa service tank dahil umaandar na yung generator 1. Ibig sabihin nakabukas na yung service tank. Next, punta na tayo sa starting air system. Low pressure alarm. Punta tayo sa 59. I-check natin bakit 0 bars yung reading. Galing tayo ng 76, low pressure, so buksan lang yung balbula, may 29 bars na. Ayan, meron tayong 29 bars. Next, check natin yung laman ng sump tank, minimum 50%, meron na siyang 64%. Okay na to, i-priming na natin. Buksan yung filter number 1, then manual start priming pump. Okay na, punta na tayo sa seawater system. Makikita nyo dito sa letter G, walang flow. So i-check natin sa diagram 01. Ito yung cooler ng generator 2. Sarado yung inlet, kaya walang flow ng seawater. So buksan lang yan. Then balik sa 76. Ayan, meron ng flow. Okay, ready na yung generator. Punta na tayo sa engine control. Then local start. Then i-monitor natin yung RPM dito. Paabutin natin ng 900 RPM. Okay, 900 na. Ilagay na natin yung preheater sa auto. Yung priming pump ilagay natin sa auto. At yung engine control ilagay natin sa remote control. Low temperature alarm. Acknowledge. Okay na, pumunta na tayo sa 70 sa bus bar. Ito yung DG2. Nakikita nyo kulay dilaw na dahil pinaandar natin makina. Check natin yung output voltage, 0. I-click natin yung voltage controller on. Lalabas yung 440 volts. Ayan na, pwede na nating i-connect yung breaker. So gagamitan na natin dito ng synchronizing. So, ang pag-synchronize, i-select nyo yung DG2 na incoming generator. Isa, dalawang click, kailangan ng kalubog. I-check mo kung umilaw yung ready. Pag hindi umilaw yung ready, inspectin mo yung frequency ng generator 2. Ang tamang frequency ng incoming generator ay slightly higher than the bus frequency. So ikumpara natin ito sa generator 1, meron siyang 60.74, sa generator 1 60.19. So ang problema dito, mas mataas yung generator 2 pero sobrang taas. Kailangan babaan natin yung frequency para maging slightly higher. So pupunta tayo sa governor, gamitan natin ng lower button.
Ang paggamit dito, magkasunod na click. Click, click. Ganon. Then, hanggang mapababa mo. Pitik-pitik lang. Then, tignan mo yung indicator light. Kapag nagkulay green na, ibig sabihin, okay na yung frequency. Okay, pag bumaba na at malapit na sa frequency ng generator 1, i-check mo na yung ready indicator light. Kapag nagkulay green, ibig sabihin, okay na yung frequency. Pupunta ka na dito sa 142 dahil gagamitan natin ng manual synchronizing. Pupunta ka sa 142 kung umilaw na ready. Punta tayo dyan. So pagpunta mo dito sa 142, ito yung main switchboard synchronizing. Nakailaw din yung ready dito. Pag hindi ito nakailaw, hindi natin masynchronize. Kailangan bumalik tayo sa 70 para i-adjust ulit yung frequency para umilaw yung ready. Okay, dahil nakailaw na, pupunta ka na sa synchroscope, i-select mo yung incoming generator, then click start. Tapos makikita mo yung pulang ilaw umiikot. Kapag huminto yung ilaw dito sa taas, ibig sabihin connected na. Ayan, huminto yung pulang ilaw at umilaw na rin itong breaker connected. Ibig sabihin pasok na yung dose sa busbar. Itong synchroscope ilagay mo na sa off, pati ito. Then pupunta tayo sa panel directory 101 para ilagay yung mga generator sa automatic. 101 is power chief generator control. Okay, ito yung diesel generator 1 and diesel generator 2. Nakailaw sila na ready. Nakailaw din yung generator 2. Ibig sabihin, naka-ready sila para ilagay sa automatic. Otherwise, kung hindi nakailaw yung ready, hindi natin mailagay sa automatic. Kailangan bumalik ka sa makina kung hindi ito umilaw. Ano yung mga i-check mo kung hindi ito nakailaw? Babalik ka sa makina, i-check mo kung naka-auto preheater. Check mo kung naka-auto ang priming pump at yung engine control, i-check mo na nakalagay sa remote control. Kung merong isa dito na hindi na-auto, yan ang isang reason na hindi mag-iilaw. Or merong alarm. Acknowledge natin yung alarm. Okay, nawala na. Ito yung mga i-check nyo pag hindi umiilaw yung ready indicator light. Then balik ka na sa 101. Kung sakaling bumalik ka dito at hindi pa rin to nakailaw na green, isa pang reason, baka may nakatrip sa number 70 sa bus bar dito. Kapag may naka-activate na trip dyan, i-reset mo yan. Then balikan mo yung 101, i-check mo kung nakailaw na. Kung sakali hindi pa rin umilaw, isa pang i-check mo ay kung merong 220 volts na supply. Kasi itong panel board na to ay 220 volts. So kung hindi connected yung transformer mo at wala kang 220 volts, hindi iilaw yung mga indicator lights na to. So ang i-check mo ay process directory number 72. Ito yung main switchboard feeders. I-check mo na na-connected itong main transformer. Kasi kung naka-disconnect yan, wala kang supply ng 220 volts. So i-check mo na naka-in yan. Balikan mo yung panel directory 101. Pag nakailaw na yan, okay na. So yun yung mga i-check nyo, gentlemen. Ngayon, anong gagawin natin sa mga generator? Naka-ready na sila. Yung generator 1, gawin natin siyang priority 1, automatic. At yung generator 2, gawin nating priority 2, automatic. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ginawa nating service generator yung generator 1. Samantalang yung generator 2, ginawa natin siyang standby generator. So kung mababa lang ang load at kayang-kaya ng isang generator, generator 1 ang mag-supply. At yung generator 2 magdi-disconnect. Kagaya ngayon, nag-disconnect yung generator 2 dahil kayang-kaya ng generator 1 yung load.
So, kung titignan natin yung bus bar, ayan, sinynchronize natin kanina, connected to kanina, ngayon nag-disconnect dahil mababa ang load. Magkukuling down yung makina ng generator 2 at magkukulay itim ito dahil papara yung makina. So normal yon. Habang naka-standby yung generator 2, papara yung makina. Pero in case na tumaas yung load, kailangan ng standby generator, automatic din na mag-restart ang generator 2 at automatic din kukonek sa bus bar. Then, mag-load sharing na sila ng generator 1. So that's it, gentlemen. Nakita nyo kung paano i-synchronize yung generator 2. Kung meron kayong mga questions, pakilagay na lang sa comment sa baba. At huwag kalimutan na pindutin yung subscribe button para ma-notify kayo pag meron akong ginawang bagong tutorial. This is Agilus, signing off.